Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ng Diyos sa kagalakan dulot ninyo sa amin? Mataintim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Oh.
lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan siya ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Naalala ko po nung ako po ay nagtatrabaho pa, naging purchasing staff sa isang hotel dito po sa Manila, ay bilang purchaser, meron kaming hinahawakan na emergency fund o revolving fund na monthly nire-replenish sa department. So, sa department namin, sa purchasing, ako po yung in charge o sa akin pinagkatiwala yung amount, sabihin na natin 20,000 na dapat malinaw na ito ay gagamitin during emergency o kung meron man mga pangangailangan, pero dapat lagi itong kumbaga nasa tama yung pinaggamitan, yung resibo, lahat 'yan At ang isa sa medyo sabihin natin, stressful kapag ikaw ang umahawak ng pondo ay yung hindi mo alam kung kailan darating ang audit. Parang laging surprise Para masigurado na nagagamit ng tama at hindi ginagamit pang personal o sa ibang bagay yung pondo na nailaan. So kung ano man maibigan nila, hindi nila sasabihin na bukas mag-audit ako. Kasi kung mag-audit, talagang pagpupuyatan, i-overtime yung mga resibo, doon palang gagawin yung mga record, kung kulang ng piso, aabonohan. Pero kapag nandiyan na, bigla, sabi ko nga, surprise audit lagi para matiyak na laging nasa tama yung paggamit. Ultimo cinco, ultimo piso, kailangan nando doon, tugma, yung kumbaga balanse
yung nagamit at yung sukli plus mga resibo. At siyempre, no, sa isang kumpanya, kailangan ng kumpanya ng mga mapagkakatiwalaan talagang empleyado. Yung hindi mga abuso, yung hindi aabusuhin ang kabaitan at pagtitiwala na ibinigay sa kanya nang nag-hire sa kanya. Eh, medyo no, mahirap kapag talagang napapabayaan mo yung bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Kaya nga ngayon, sa Ebanghelyo natin, sana mas ma-appreciate natin po yung mga bagay na mayroon tayo, lalo pa sa usapin ng trabaho. Sa mga may trabaho, sana matutong magpahalaga, magpasalamat na mayroon kayong trabaho dahil sa panahon ito ng pandemya na kung saan mas nakikita na natin yung kahalagahan na mayroon ka pang trabaho dahil marami na nagsara, marami ang tinatanggal o nagtatanggal para lamang makasurvive. Malas mo kung ikaw yung no, isa sa mga natanggal, pero sa mga nananatili, sana po pagpursigihan natin. Pagpursigihan nyo po, pagtulong-tulungan ninyong maiahon. Huwag lang basta yung iisipin mo, yung karapatan mo na pasweldohin, kundi yung ipinapasweldo ba sa'yo, talaga bang deserve na ispasweldo sa'yo o no, karamihan, wala lang na mag-i-in, maghihintay na lang ng out, tutunga nga lang sa opisina. Minsan, nung ako po nagtatrabaho, kapag may maraming oras na walang ginagawa, parang hindi fulfilling yung career na nakatayo, nakaupo, kaya mauubos lang yung oras mo sa pag-i-internet, pag-surf, tapos pag medyo nautusan, hindi naman araw-araw busy, pero pag naging busy, para bang aping-api, kinakawawa. Kasi kung magtatagumpay naman ang kumpanya, ang pinapasukan mo, damay ka rin. Pero kung magiging tamad ka, either hilain mo pabagsak ang kumpanya o alisin ka agad ng kumpanya para lang maiaho ng kumpanya. So nawa po sa ating buhay, mai-apply din natin itong pagiging tapat at matalinong alipin ng ating Panginoon. Sabi nga niya, hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero lahat tayo ay pinagkatiwalaan at inaasahan niya na magiging tapat, matalino at mabuting manggagawa tayo para sa kanyang pagbabalik ay talagang mapatunayan natin na hindi siya nagkamali at talagang deserve natin yung tiwalang ibinibigay niya. Ang isang mabuti, matalino, tapat na alipin, yung kahit wala yung boss, kahit wala ang mga superior, gagawa at magtatrabaho siya dahil yun ang kailangang ibigay niya sa nagtiwala sa kanya. Mahirap po yung laging nasa huli ang pagsisisi. Magsisi man tayo, huli na. At panghuli po, yung realidad po no, na isa-isa sa ating mga kakilala, nabibigla tayo, kinuha na ng Panginoon. Pwedeng dahil sa COVID, dahil sa sakit, o pwedeng dahil sa kung anumang bagay, pero yun po talaga yung realidad. Hindi natin hawak ang oras ng ating buhay. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas, pero ang kailangan lang talaga bilang paalala ay huwag tayong magwalang bahala. Araw-araw, oras-oras, sikapin nating maging tapat, mabuti, at matalinong alipin ng Panginoon. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak.
Nang ating pong itutugon, Ama ni Jesus, inihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, inihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal, at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ang handa sa paikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ng pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ninawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Amin, napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng dagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingang ng aming kaluluwa at katawan, pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyetya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyetya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.